Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan po, andito na naman po ako. Ipapakita ko po sa inyo ang pamumunga ng ubas namin dito sa lugar ko. Ganito po ang pagtatanim ng ubas. Kailangan po ang klima ninyo maganda at ang lupa mataba para po umusbong siya at mamunga ng maayos. Ngayon po, summer po. Ayan, mag-umpisa na po siyang mamunga. Ang pagtatanim po ng ubas po, kailangan summer kasi po maganda ang panahon. Pag winter po yan, namamatay po yan kasi malamig. At saka yung mga, pag mga, may mga tanim na po kayo, lalo na pag malamig ang klima, pag yan po, sinasabi ko po sa inyo, winter, nag-umpisa po siyang maglagas yung kanyang mga dahon. At pagdating ng summer po yan, magano na po yan, mamumulaklak, mag-umpisa na po siyang magsanga at mamunga. Pag namulaklak po yan, sunod na po ang kanyang bunga. Ganun po ang ubas. Ayan po, tuturuan ko po kayo kung paano po ang pagtatanim ng ano ng ubas, kagaya ng baring o pasanga. Ganito po. Halimbawa po, ayan, kukuha po kayo ng sanga na ganyan. Kalin nyo lang po ng isa, dalawa. Conforme po sa gusto ninyo, kung gusto ninyong tatlong dangkal o apat, pwede rin po. Ayan. Kakayasin nyo po siya dito. Ayan. Papalitawin nyo yung katawan ninyo at babalutin ninyo ng tela o plastic na may lupa, na mataba. Lagyan nyo po ng dumi ng hayop, kagaya ng kalabaw, o lagyan nyo ng fertilizer. Tapos balutan ninyo, titalin nyo yung mabuti para hindi po siya malaglag yung lupa. Tapos lagi nyo po siyang didiligan kapag natuyo na, para maabsorb niya yung sustansya ng lupa at magkaroon po siya ng ugat. So maghintay lang po tayo ng ilang linggo, dalawa o tatlo, yan makikita na natin po ang resulta, yung kanyang mga ugat dyan. At kapag marami na po siyang ugat at pwede na siyang ilipat, guntingin ninyo at o kaya lagariin at ilipat po sa matabang lupa, of course. Ayan, ganyan po ang pagtatanim ng ubas para sa inyong kaalaman. Ayan. At ito pong ubas yan, napakaselan po yan, maniwala po kayo. Hindi po basta-basta ang pagtatanim ng ubas kung saan-saan lang. Kailangan ang klima at ang lugar malamig. Meron po mga parte na sa ating lugar na nakakapagpatubo. Karamihan sa parte ng malamig ang lugar. Pero sa normally, pag mainit po ang ano, ang inyong lugar, hindi po kayo makakapagpabunga ng maayos. At tutubo man po, pero hindi po magtatagal. Ayan, ganyan po ang pamumunga ng ubas. So, ayan po, tapakita ko po sa inyo itong mga bunga niya para mainganyo rin po kayong magtanim. Ayan po, hitik po ang bunga. Ayan, hilaw pa po yan. Maghintay lang po tayo ng mga ilang araw, yan, makaka-harvest na po tayo. Ito po'y part 1 ng aking ano video. Sa mga susunod na mga i-upload ko, updated lang po kayo para makita nyo rin po yung pag-harvest ko. Ayan po. Alam nyo po, kailangan kapag nagbunga na siyang ganyan, lalagyan nyo po siya ng fishnet. Tapos, kukuberan nyo ng ano, fishnet sa taas para hindi po mahamugan o maulanan ng ulan. Kasi po, maselan po yan. Pag nababad po yan, masisira at mangingitim. Tsaka, sinasabi ko po sa inyo, pag namunga na po siyang ganyan, malalaki na. Babalutan nyo po siya ng fishnet para hindi kainin ng mga insekto o hayop, yung mga ibon yan. Kinakain po kasi yan. Mauuna po pa sila mag-harvest sa inyo. Kaya, bigyan natin ng importante yung pagtatanim ng ubas natin para maka-harvest din po kayo ng maayos.
Ganyan po ang pagtatanim ng ubas. Alam niyo po, ang budding, maghintay lang po kayo ng 4 na taon, lalo na't maganda ang lupa na tinamnan ninyo. Ayan, makakapagpabunga na po kayo. Compare dun sa buto, matagal po yan. Maghintay po kayo ng taon, 10 taon na yan. Ito pong ubas na yan, kaya po ganyan po siya mamunga. Matagal na po yan. 10 taon mahigit na po yan, mga ubas ko na yan. Ayan po, nakahalera po dito yan sa pinagapang namin dito sa kadena. Ayan. Napakadami, ano po. Nakakainganyo. Kaya po kayo, magsipag lang po kayo magtanim nito. At saka asikasuhin yung mabuti. Makaka-harvest po kayo. Ganyan po ang ubas. Ayan po, ang lalaki ng iba. Hindi po pantay-pantay ang pagkalaki nila. Tikman po natin itong ganitong kulay. Ayan. Medyo matamis na po. So ako ang magsasawa nito pag nag-harvest na ako. Kaya po, update lang po kayo sa mga video i-upload ko. Ito po ay part 1 po ang aking video. Hintay lang po kayo mga ilang araw. Mag-harvest po tayo. Papakita ko po sa inyo. Para po mas maganda ang bunga niya po, isprayan nyo po, magtanong po kayo sa mga nagtitinda ng mga nag-i-spray ng halaman para po maganda at hindi sirain ng mga insekto. Ayan po, di ba po? Ang dami-daming bunga. Ayan ang aming ubasan. Nakagapang po hanggang po doon sa dulo, hanggang po dito. Ayan, hanggang doon po. Napakarami niyang bunga. Oh. Di ba ho? Ayan po. Oh, sige po, maraming pong salamat sa inyong panonood at happy weekend. God bless po sa inyong lahat. And don't forget to subscribe to my YouTube channels, Pobreng Kapampangan. Ayan po. And hit the bottom bell para po updated po kayo sa aking mga videos na ina-upload. Okay po? Oh, sige po, God bless sa inyong lahat and mabuhay po tayong lahat. Happy weekend po.